guys, welcome back to our YouTube channel. I'm Chloe from Lola Po and I'm with... I'm Amalish from Lola Po. And we are the Maglola Madiskarte. So for today's video guys, tuturuan namin kayo paano gumawa ng Pancit Malabon pero with a twist. Yes. Kasi tuturuan namin sa inyo yung walang shrimp. Kasi meron po kaming kakilala, nagpunta kay mama na bawal siya sa shrimp. So may mga kapwa tayo dyan, mga kamadiskarte na hindi talaga pwede sa mga shrimp, sa mga malansa, ganun. Gaya ko, bawal din si mama. Shrimp. So yun po, ito, tinesting po namin ito. So magugulat po kayo sa resulta na guys. Bye! Ayan, ito po yung mga ingredients niya. Ito po yung liempo, ito po yung itatoppings natin. Pipirituhin pa natin niya. Gagawin natin siya parang chicharon. Then, ito yung dudurugin natin chicharon. Tinapa. Then, ito naman yung sauce. Hiniling breadcrumbs. Sibuyas, bawang. At saka, achuete. Yan. Yan po yung mga ingredients niya. Itatapin din natin yung itlog. At saka ito pong yempo. Ayan. Ito naman po yung lihong binabad ko na po siya. May nag-order po sa akin ng Pancit Malabon pork lang po. O yung version ko lang po ito ha, hindi talaga yung tunay na Pancit Malabon po kasi may hipon talaga. No. Tapos ito po yung kung saan may nagtatanong ko ano yung malabok, ito po yung binili ko malabok. Yeah. Ilalagay naman po natin ditong katas instead na katas ng hipon, eh katas po nitong yan po pinagpakuluan ko. Ayan. Okay. Okay. Gigisa na muna natin yung sauce ng Pancit Malabon. Unahin natin. Kailangan po gisang-gisa. Gisang muna natin yung giniling. Then, bawang. Sandali na. Nag-iisa tayo. Ito po yung sabaw ng pork na pinagluto ako ng yempo na toppings natin. Yan ang ilalagay natin sa sauce. Ayan, nagluluto na rin ako ng bihon. Nilaga po na po siya. Ayan. Gagawin natin dito yung gisang-gisa para masarap yung pork. Gisang-gisa siya. Halos nagbabrown na. Okay. Tignan natin mo siya. Pag-isang mabuti. Okay na guys, medyo brown na rin siya. Ilalagay na natin yung achuete. Ayan. Gigisa rin natin yung achuete. Tapos, ilalagay na natin itong pinagpakuluan ko ng yempo. Pork. Ganyan po ang paggawa ng sauce ng Pancit Malabon. Na walang hipon. Pork lang po nilagay natin. Kasi bawal po sa kanya yung nag-order sa akin dito. Bawal po sa kanya hipon. Eh gustong-gusto po niya kumain ng pancit ng malabon. Kaya nagpaluto siya ng pork lang talaga. Walang hipon. Ayan. Kumukulo na siya. Medyo timplahan na po niya siya ng patis. Then, habang kumukulo, kasi papalaputin natin siya. Konti lang niluto ko to guys kasi isang bilao lang ang orders niya sa akin. Tsaka kalating kilong bihon lang po yung gagamitin natin. Tapos yung pork po niya, 1/4 lang po yun. 1/4 lang ang pork yan. Ito naman yung breadcrumbs, pampalapot natin. Yan, nalagyan natin siya. Yung tubig po niya, mga 6 cup po yan.
nilagay ko. Ayan. Tatansyahin niya na lang po yung lapot niya. Okay na po yung lapot niya. Okay na siya. Yan po yung kaibahan ng pancit malabon sa palabok. Ang palabok po, ang pampalapot niya ay cornstarch. Ang pancit malabon po, breadcrumbs. Ayan. Baka bago na nga po ngayon eh. Dati po, nung kami sa Malabon, nagluluto ang nanay ko nito. Kinapay, binababad sa tubig. Hindi pa uso itong breadcrumbs. Kasi ngayon, nauso ito kasi mas matagal po siya mapanis kesa doon sa kinapay na binababad sa tubig. Yun po kasi ang pampalapot nila sa pansit na Malabon. Okay. Lapot po siya. Okay guys, yan na po yung ating sauce na pancit malabon. Okay na po yan. Handaan namin natin yung toppings. Ito po guys, ito na po yung nilata kong bihoy. Malambot na po siya. Then, ito naman po yung sauce ito. Pinakita ko sa inyo kung paano niluto sauce ng pancit malabon. Wala po siya magkatas ng hipo na pork lang siya. Ito naman po yung tinapa na tinanggalan ko na po ng tinig. And then, i-microwave po siya para madaling durugin. Kung wala po kayong microwave, pwede nyo ibusa sa kawali. Yan. Walang mantika ha. And ito naman po yung sitsaron kanina na dinugas ko na. At ito po yung piritong bawang. Itlog. Pechay bagyo. Nilagay natin yung toppings to ah. Mga toppings na buto. At ito naman yung lepo na pinirito ko na na ginawa ko para sa sitsaron. Yan yung nilagay din natin sa toppings niyo po siya. Yan, ngayon, ito po yung bihon. Ano, bago mo natin siya lagyan ng sauce, nalagyan po mo natin siya ng tinapa. Alalay lang po sa tinapa, ha, madam. Kasi po, pag napasobrang po yung tinapa, maalap po yan. Ito po yung chicharon. Yan. Alalay din po kayo sa chicharon. Ibigay muna ninyo. Ito naman po yung bawang. Ito po yung piniritong bawang, ha? Yan. Mas masarap, mas marami. Then, yung nag-order po sa akin ito, pinalagay na niya po niya yung calamansi. Kasi po, pag-awi ng dali lang po sa mesa, hindi na nila ilalagyan ng kalamansi. Ito, mga 5 pirasong kalamansi lang po yung pinagago. Diretso kain na raw sila, kaya pinapalagay niya na yung kalamansi. Then ngayon, nalagyan po natin ito na sauce. Unti-unti po lagay ng sauce, tsaka yung haluin. Kasi po, baka mapasobra. Kasi po, maganda yung biho na binibili ko. Hindi po siya malapsa. So, nakita nyo, hindi po siya natuturo. Kahit haluin nyo ng haluin. Ayan. Munti-unti lang po lagay ng sauce. Kalating kilo po itong biho, ha? Ito po yung paglalagyan ng bilaro. Number 14 na po siya ng tausan. Dati, number 16. Eh, mahal po lahat ang bilin. Mahal po yung pork. Mahal po lahat. Grabe. Buti mong itlog, tumaas. Totoo niyan, hindi na muna ako nagpapa-order dito kasi nga po lahat mahal. Eh, iba naman po, namamahalan sila. Kaya lang ito, nag-request lang po siya na gusto niya po pork lang, walang hipon.
tinry ko po, masarap din. Masarap naman din pala. Alos walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, yung authentic na Pancit Malabon, lasang hipon. May lasang hipon siya. Eh kahit ako po, bawal sa akin yung may hipon eh. Kaya lang, masarap po rin na sa'yo may hipon. Tatansyahin niyo po. Alam ko po lang pala. Pancit Malabon po, ilalagay po natin eh,
tiempo. Hindi ba? Yan. Ah, napakasarap. Napakalutong ng tiempo. Kalating tinuyan ko lang ng tiempo. Kaya nakita pa rin tayo. Then, nilagyan na natin ang maraming itlog. Para mas siya. I-deliver ko na yan. Kasi nagpaluto sa akin ng Pancit Malabon pork. Ayan guys, ito po yung Pancit Malabon pork. Wala pong hipon. Yung mga gustong kumain ng Pancit Malabon na ayaw na may hipon, bawal po ang hipon, yan po ang gawin ninyo. Okay, napakasarap din po niyan. Ayan po yung version ko lang po yan, ha. Kasi wala naman po talagang Pancit Malabon na pork lang. Kailangan talaga Pancit Malabon yung original po, authentic eh. May hipon. Yan, may talaba. May itlog. Yan, may pinapasicharon, ganyan. O, yan po. Okay. Yan nga po guys, ang ating Pancit Malabon with a twist. Wala pong shrimp, di pwede sa mga bawal sa malalansa. So yun na po yung result, yun na po yung na-try namin. Tinry ko lang pong magluto noon na okay naman po siya. Masarap. Masarap din po siya. Try nyo rin po para malaman nyo. Wala po siyang hipon kasi meron, misan may nag-comment sa akin, yak, ayaw kumain ng pancit na malansa, yan na yon, pwede ka na kumain ng so, pancit hindi Malabon. Po ito katulad nung unang video namin na yun po kasi is authentic Pancit Malabon. Yes. So looking back, punapanood nyo po yung video namin na yon, yun po yung tinuro namin dati, di ba? Pero so, ito naman, may twist. Ano lang po siya, liempo at saka hipon. Testing lang po, hipon, para sa mga bawal sa liempo hipon. At saka itlog. Opo, testing sa mga bawal sa hipon. So, yun po, guys. Thank you po for supporting us hanggang ngayon po, guys. So, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit that notification bell button below para ma-notify po kayo kada may bago kaming video ni Mama Liz. Okay, thank you po sa mga nagsusubscribe. Thank you po, guys. Okay, thank you. Thank you, bye. Stay safe.